Sila nga, ano, magandang gabi dyan sa mga Davaoenos people, no? Andito ulit tayo naglalakada sa ating napakagandang syudad ng Davao City, no? The cleanest city in the Philippines by Nambio.com. And syempre, the safest city na rin siya. Consistently, no? So maganda na ligtas ng tirahan. Kumbaga, isa siya sa mga livable city sa Pilipinas. Tapos malinis, no? Ayan lang, so congratulations sa mga taga Davao again. So ito lang, lalakad lang ulit tayo dito. Medyo matagal na natin itong hindi nagagawa, yung maglalakad-lakad lang sa kanya natin dito sa ating downtown area sa Davao City. Ito yung heart of the city. Ibig sabihin, malapit lang tayo sa Metropolitan Cathedral. Yan o, kita nyo yan, Metropolitan Cathedral, and sa ating City Hall, kung saan yung center of government. Tama ba yun? Basta dyan yung City Hall, yung ating mayor, Sebastian Duterte. So Davao City is marami tayong mga natatanggap na mga parangal sa mga mga private institutions. Pero still, congratulations pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun is top 1 yung natin na mayor. So hindi top performing mayors ang mayor sa Davao, si Sebastian Duterte. Pero mataas pa rin ang kanyang marka, yung kanyang ratings, no? Marka. Kung sa pa yan, sa estudyante grado, no? So yan lang, bali, I would like to congratulate ang tawag nito. Ito kasing RPMD, hindi ko alam kung sino ba to si RPMD. Tingnan natin, ha. Yan, tingnan niyo diyan RPMD. Yan, RPMD. Non-government organization or NGO. Mm-hmm. So meron silang 1.4 million likes and 1 million follower. So meron silang ngayon nilabas na bago lang, no, na tawag na ito, result. Yun nga tungkol sa mga top performing city mayors dito sa Pilipinas. So ano man siya, city, municipality, or highly urbanized city. So basahin natin sino nga ba ang since ranking. So meron talagang top 1, no? Top 10, top 20. So sino nga ba yung pasok sa top 10? Sino nga ba yung pasok sa top 20? At sino nga ba yung pinaka top 1, 'di ba? So napaka-interesting. Okay, so let's go. Number 1 is asan na 'yon? Okay, so number 1 na top performing city mayors sa Pilipinas. So sino? May ba kayo? May idea? Okay. Joy Belmonte ng Quezon City. So meron siyang nakuhang marka, gradings, no? Grado na 90.58%. Diba? So parang lang sa chante, no? Mayroon silang gradings. Joy Belmonte, 90.58% ng Quezon City. Number 2 is si Sandoval Jinin ng Malabon City. Number 3 naman si Singson Eric ng Candon City. Ay, wait lang. Ang Candon City is Negros. Tama ba? So, congratulations. Third talaga siya, no? So, fourth runner-up, si Chanko Jan Ray ng Navota City. NCR pa rin. Chan Ahong. Ito, familiar, no? Sa Lapu-Lapu City, Cebu. So, number 5. Fifth owner. Sixth owner naman ay si Gulas Samsam ng Talisay City, Cebu. Aba, iba si Cebu, no? Magaling. At standing ang mga mayors nila. Number 7 naman si Olivares Eric ng Parañaque City. Tapos, malapitan naman, alam ko yan, no? Caloocan. Balwardia nila. Tapos, Dalipi Jan, or Jan Dalipi ng Zamboanga City. So, congratulations mga taga Zamboanga, no? Talagang top performing ang inyong, tagapaglingkod na si Dalipi Jan. And pang top 10 naman ay si Benitez Albi. Albi Benitez ng Bacolod City. So nga pala, sa nabanggit lang natin ang Bacolod City. So today is 26th October. So tomorrow is 27th Sunday. So happy Mascara Festival sa mga taga Bacolod City. Sorry, I didn't make it to get there in Bacolod City to witness Mascara Festival. Gawa nung una, marami akong mga considerations, no? So sa schedule talaga, sobrang napaka-komplikado, no? Talagang hindi talaga siya nagla-line up, no? Sa ating hindi siya nagla-line up, hindi siya nagma-match sa ating availability, sa ating time schedule, kaya yun. And pangalawa, ay hindi rin tayo nakapunta doon gawa nung sa klima. Oh, yes, sobrang taas ang klima. Pero ang dami ko lang talagang pinag-aralan ko talaga paano ko siya
tawag nito, i-adjust yung aking oras, time management. Pero hindi ko talaga, I didn't make it talaga hanggang sa ito na yung time na bukas na yung ano, yung pitcha ng Mascara Festival. Pero hindi pa rin ako nakasecure ng plane ticket. Tapos yun lang, balik kong happy festival. So nawa bukas ay successful, no, na maidraos ang ano, ang inyong Mascara Festival. Oh, napakaganda na pa naman kasi natunghayan ko, nakita ko yung pasampon, no, ng Mascara Festival dance, street dance nila sa Sinulog Festival noong January, sometimes in January 2024. So meron silang parang ano, parang representative, no, na pinadala sa Cebu City para mag-perform ang kanilang ano, mga street dancers, no, ng Mascara Festival. So lang, so Albie Benitez number 10. Ulitin ko, ha, top 1 Joy Belmonte ng Quezon City, number 2 is Malabon City, number 3 is Candon City, number 4 Navutas, number 5 is Lapu-Lapu City Cebu, number 6 is Cebu pa rin, no, Tarisay City Cebu, number 7 Parañaque City, number 8 Caloocan, number 9 Zamboanga City, number 10 is Bacolod City. So ito, ha, is ano, ha, Philippines Top Performing Mayors. Ulitin natin, itong binasa natin, Philippines Top Performing City Mayors Leaders Driving Local Progress. Okay. Okay, so syempre banggitin natin yung ano, yung pang top 20, no. So top 20, number 11 Jerry Trinia. So di ba, ang galing. Sabi ko, talagang makikita mo naman talaga sa napaka-active nitong mayor ng Iloilo. Talagang ang ganda ng resulta, no. Talagang merong outcome talaga ang kanyang ano, mga ginagawa. So worth it ang taxpayers money na binabayad dito sa taong to, sa mama na to, kay Jerry Trinia. And number 12 I say Rizal Rose. Wait lang, anong ano to? Calamba City, Laguna. 12. Number 13 naman si San Jose del Monte, Bulacan. Tapos number 14 si Maasin City. Okay, Maasin City, Liti. 12, 13, 14, 15 si Osami City. 16 si Magalong, no, ng ano, ng Baguio City. 17 si Calawag, Vilma. Mga vlogger anak nito, eh, no, sa San Fernando, Pampanga. Okay. Tapos Torres. Sino ba 'to? Losi Torres Gomez, no. Tapos sunod naman Iligan City. Top performing city mayors, boses ng bayan. Job performance, no. So 'yun na nga sila, ano, Belmonte ng Quezon City. Okay, yun lang. Tapos ang aming butihing mayor na si Basti Duterte, nasa ano siya, no, top 30. Galing. So congratulations pa rin. Sino pa ba? So yun lang, no. Ano na tayo, maglalakad-lakad tayo dito. Ituturo ko lang kayo dito sa ano namin, sa magandang kalye namin dito sa Davao. Malinis, maliwalas, walang ano, wala kang makikita ng ano, mga wirings, no, dito sa area na to. Dito sa Davao City, meron kami nga dalawang kalye, ha, na 100% na wala ka nang makikita ng ano, electrical wire or mga head wires or overhead wires. So dalawa 'yon. Ito 'yon, ang Same Recto Street and kabila naman ay ang ano, San Pedro Street, dun sa kabila. Tingnan natin ngayon. Pupunta natin 'yon ngayon. So bali dito tayo dadaan sa may Rizal. Yes, JP Rizal. Ayun, ako chat. Chat ka sa ano? Kung ano, mga taga-Davao dyan, meron akong itatanong ko sa inyo. Marinas ang syudad ho natin. Totoo yan. O yun, si Kuya, napaka-responsible ni Kuya. Bit-bit niya basura niya. Basura mo, tapon mo. Sa tamang tapunan. So wala makitang basura sa Davao, marinis lugar natin talaga. So hindi naman talaga siya din na mahihirang, no, na cleanest city of the Philippines. Number 2 naman sa Southeast Asia, just for nothing. Pero walang ano, wala tayong ano dito, ihian. No? Oo. Problematic tayo dito when it comes to time na iihi na tayo. Kapag yun, tawag ng kalikasan, no? Wala tayong mapuntahan. So ang ginawa ko kanina, ako'y naihi. So ano lang, bali McDonald's or Jollibee. Pero sa Jollibee, jahe na nakaya. Yung McDonald's kasi walang gwardiya. Kasi nga lang, padito ko sa McDonald's, ang CR doon ay para sa mga senior citizen PWD. Eh pag-open ko, ano nung binuksan ko na sana, sarado. Kaya di ako nakaihi. Kaya pumunta pa ako dun sa may malayo, dun sa may Rizal area.
Yung may mga residential area doon, tapos yung may mga talahiban, doon ako umihi. So, sana no, magawa ng paraan no, ng remedy ng ating government kung paano yan na lutasin na problema yan, no? Kasi magkakaroon ng ano, no? Paano na yung mga hindi pwedeng magpigil ng ihi, di ba? Yan lang, no? So, ano masasabi niyo mga Davawin niyo? Alam ko naman din ang purpose, eh. Ang Marikina City, ito ha, based sa aking experience, hindi ko lang alam kung ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin ba ang Marikina City. Meron ho silang urinal area, urinal system, parang basta ano, somewhere, kahit saan kalye sa Marikina City, meron silang ihian. Well, okay yun, no? Ang problema lang, mapansok, o amoy mapanghi ang Marikina. Malinis, syempre, wala kami ita mga piece of trashes, talagang well-minted yung syudad ho nila, talagang meron silang sapat na budget ang city government nila para i-maintain ang linis no ng kalsada, meron talaga ng street sweepers. Yan nga lang ang panghi no, hindi maiiwasan gawa nung anywhere everywhere. Meron kang makikita ng ano, mga urinal system na nakalagay sa gilid. So yan lang, bali hindi nakaligtas sa amoy panghi. Anyway, so dito sa Davao sana magkaroon tayo ng urinal system na hindi magiging kagaya nung experience ko sa Marikina na malinis nga pero mabaho naman, amoy panghi naman. What do you think mga Davawin nyo? Ayun lang ha, bali lakad-lakad sa ano, sa safest city in the Philippines and the cleanest city in the Philippines din by Nambio. Pero syempre hindi naman talaga yan din ano no, parang ano yan eh, mga private institutions, mga non-governmental institution. Pero syempre in some point accurate, in some point is questionable. Yan ang as I've said na minsan parang napapakwestiyon ka talaga kay Nambio gawa nung sa Iloilo City din nga nakapasok sa cleanest city, kumbaga nalagpasan pa siya ni Manila and Cebu. So di ko alam kung anong kanilang ano yung kanilang basis. Syempre air index no, I mean air pollution or no, air quality index. So malinis ang ano, ang hangin ng ano, Iloilo City. Anyway, move on. So yun, ito yung ano natin lugar. Davao City. Date today is October 26. Mag-aalas 10 na ng gabi, Saturday. Kaya walang tao. Walang tao kasi walang pasok, walang office, di ba? Tapos wala akong masyadong estudyante. So hindi siya busy day sa Davao City. O nga pala, may nagsasabi pala na Davao City, ang mga tao na dito ay maaga daw matulog. Parang hindi naman. O hindi maaga mga tao dito. Hindi maaga matulog. Late. In fact, ano maaga? Maaga sa ano, umaga. Alas 4 ng umaga, alas 5 matutulog. Observe ko lang dito sa Davao, hindi siya ano ha, hindi ka makita ng mga unlike sa ano Metro Manila. Unlike sa Metro Manila na marami kang makikita pagising mo sa maga, early as 5 AM no, ang dami mo na makikita, mga sopas, lugaw, mga spaghetti, mga pansit. Basta mga ano, yung mga pang-quickie na pagkain no. Mabilisan lang talaga siya sa umaga. No? So naka-open bawat kantuhan, meron no, mga Angel's Burger, ang napaka-busy ng mga Minute Burger, mga burger machine, mga ganong mga kainan na mga Chicken Joy Toro-Toro, early as 5 AM sa Metro Manila, Kamaynilaan. Samantalang dito sa Davao City, ganong oras, wala, walang alas 5, alas 6, wala talagang ano, wala kang maaaninag ng mga ganong nagtitinda dito. So tulog no. Kasi ang mga tao dito, tulog nga, I mean ano, umaga na natutulog, so matagal din gumising, tanghaling tapat. Mantakin mo ha, meron kaming kapitbahay. Hindi man talaga literal na kapitbahay, kumbaga parang as, ano lang, within the vicinity lang no, kung saan ako natira dito sa Davao City. Na meron silang business na, ano sila, breakfast meals, ganun. So breakfast meals ha, tapos alam mo anong oras sila magano ang breakfast nila, alas 11 ng umaga. Kasi nagbubukas sila alas 10 ng umaga. Paano kasi yung lugar namin, walang gumigising ng maaga para umain. Walang gumigising ng maaga para yun. Basta ano, parang hindi naman tamad. Talagang naging kultura na yan ng mga Pilipinong mga Davawin yun, no? Na matagal matulog. Like, inuumaga bago matulog. Kaya tinatanghali rin ang gising. And ano pa ba? Tinatanghali ng gising ang mga taga-Davao. Eh, yun. Hindi lang sa, ano, ha? Hindi lang sa mga restaurant, karinderia, na proof natin or meron akong proof na ang Davao ay
tawag nito, yung mga Davaoenyo ay matagal natulog, no? Talaga ang mga nocturnal karamihan. So yung airport, 'di ba? So 'di ba Davao City Airport is the third busiest airport in the Philippines. Pero ang nangyari, pag araw ka pupunta doon, napaka silent, no? Napakatahimik ng airport namin kapag araw. 'Yun pala gabi. Gabi tsaka madaling araw, 'yun yung mga panahon na napaka-busy ng lugar namin. I mean ng airport. So, ibig sabihin, indication 'yan ng mga Davaoenyo. Prefer namin, no, na lumabas, bumiyahe, gagawa ng mga businesses during night time. Okay, so ito yung pangalawang kalye, ha, na underground cabling system kami dito. So itong pinuntahan natin, pinakita itong Flinex ko sa inyo sa mga hindi taga Davao. Itong Flinex ko sa inyo na underground cabling system na streets namin dito na dalawa, ha. So that's si Imrecto Avenue, yung kanina, yung sa pinaka first portion ng ating video. Kasi ito naman pangalawa, itong San Pedro Street, Davao City. So syempre heart of the city. So itong lugar na to dito, eh syempre diba lakas maka, ewan ko kung saan nyo pwedeng iahambing na syudad sa buong mundo, no, sa mga ibang bansa. Basta kayo dito sa Pilipinas, the one and only Davao City lang ang nagkakaroon ng underground cabling system na hindi initiative ng Ayala, hindi initiative ng mga Mega World, I mean ng hindi initiative ng kung ano-anong mga private sectors, ibig ko sabihin mga developer, no. Oh, so sino ba ano ba ang mga underground cabling system na makikita natin sa Pilipinas? So IT Park ng Cebu, Cebu Business District. So sino ba nagmamay-ari noon? Ayala, di ba? Oh, so funded by Ayala, initiative by Ayala. Tapos sa BGC, di ba? Oh, Bonifacio Global Township sa Taguig, oh, di ba? So sino ba nagmamay-ari noon nung 350 hectares na township na 'yon, no? Eh syempre mga private sectors, mga business sectors. And saan pa? Sa may Ayala, syempre Ayala Avenue, Makati. Napakaganda ng Avenue na 'yon. Underground cabling system, napaka-sopistikada, no? Elegante na lugar. Eh syempre Ayala, 'di ba? From the world, Ayala. Mm-hmm. Newport. Newport City sa may Pasay City. Oh, tapat na ng ng Terminal 3 sa Naiya. Oh. Wala din kayong wala kayong makita sa nila sa township na wirings, mga electrical wires, overhead wires gawa nung private sectors. Yan naman talaga sa totoo lang, kaya nga 'di ba pinaprivatize yung natin, yung ating mga basic and very useful yung may ginagampan ng malaking rules, no, sa ating bansa. For example, yan nga, petrolyo, airport, bus ports, terminals, mga metro railways, mga gano'n, diba? Mga metro transports, diba? So yun mga pangunahing may ginagampan ng napakalaking rules ng ng bansa natin, sa ating bansa. Pero ang ending ay pinapaubaya, no, ng ating gobyerno sa pamamahala ng mga pribadong sektor. Kasi nga alam ng gobyerno natin ang kakayahan, means, no, and the capability ng mga private sectors when it comes to management. So magaling talaga sila. So gaya nito ngayon, new Naiya na tayo, no? Hindi na tayo yung old na Naiya na yung under by MIA or Manila International Airport. So ngayon is privatized na ho siya. So ibig sabihin nun yan ay nakitaan talaga, no, ng probable cause, nakitaan talaga ng potential, no, ng ating gobyerno na mas mapaigi ang servisyo nito kapag ito ay ipaprivatize. Yun lang. So pero hindi naman ibig sabihin, no, na yun talaga magiging solution, pero yun talaga ang pinakaunang nila, na unang nakita nilang solution ng ating gobyerno. So yun lang. Bale, ito siya. Okay, balikan natin to dito. Bakit ko naman ito yung mga private sector? So yun na nga, the one and only. Bakit ko sinabing the one and only? Super unique itong Davao City kasi nag-iisa, no, the first ever, the one and only underground cabling system na kalye sa Pilipinas na hindi siya pagmamay-ari ng private sectors. Never sa mga Ayala, hindi sa mga Cebu Landmasters, hindi sa mga Mega World at kung ano pang mga mayayamang developer dito sa Pilipinas, no? Kundi ito talaga ay initiative or through the initiative of our local government officials or LGU talaga siya, no? So
funded, no? Talaga sa gobyerno. So people's money is talaga to dito. It's yun, pera ni Juan ang ginamit to dito. Ito siya ay private, ha? Private entities. I mean, ano, ito ay public owned. Hindi ito pagmamayari ng mga Ayalas or sino pa mga mayayaman dito sa Pilipinas ng mga developer. So something to be proud of sa Davao City na ito nga, Duterte legacy, no? Galing. So congratulations, syempre, di ba? Ano to eh, achievement nila to. So congratulations din sa mga taga Davao kasi nagkaroon tayo talaga ng ano ng leader dito sa Davao na napaka astig, no? When it comes to political will, when it comes to visions, when it comes to actions, mga ganun, no? So meron talaga silang legacy, yeah. Meron talaga silang hindi man sa maipagmalaki, pero talagang meron silang ilook back, no? At the end of the day, meron silang ano, bago sila matulog or matulog, no? Talagang meron silang malook back, na yun ang nagawa nila sa kanilang pagiging ano, public servant. So ang dami lang mga legacy ang naiwanan dito. So yun nga, pari yung nagiging ano, no, peace and security culture dito sa Davao City. Yung cleanliness is next to godliness. Good governance, lahat-lahat, no? Ang dami-dami mga nakupang mga parangal. Seal of good governance ang Davao City. And syempre, Davao officials. So yun siguro, okay na tayo dito. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. I have to say bye-bye and ingat sa kayong lahat dyan. Again, mga taga-Bacolod City, Happy Mascara Festival. So, sana ay maging ano, successful, no? Wish po natin yan. At sa mga naka-secured ng ticket, makapuntang Mascara Festival, so congratulations ho sa inyo, no? So, enjoy nyo ho ang ano, ang buong palabas, buong araw nyo bukas, no? Sa Mascara Festival sa Bacolod City. Tapos yun naman, congratulations sa mga taga-Quezon City kasi nga, outstanding performer yung ino, Mayor Top Number 1. Sa Iloilo City naman, si Mayor Jerry Treñas, congratulations, no? Kasi Top 11. Tapos sa Top 9 or Top 10 ba yun? Yung Zamboanga City, congratulations. One of these days, pupuntahan ko talaga yung Zamboanga City. Talagang meron akong ticket dyan, napuntahan ko na sana yan. Kaso nga lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, yan, kinansel ko. Ibig ko sabihin, hindi ako tumuloy, pumunta. Yan lang siguro, thank you for watching. Ingats!